Pagkatapos maging kampiyon si Manny Pacquiao sa Super Bantamweight Division, gusto niyang kalabanin ang pinakamagaling sa Mexico na si Marco Antonio Barrera. Kinukulit ni Manny Pacquiao ang kanyang manager na makipag-usap na para maglaban sila ng Mexican Warrior. Aakyat daw ng division si Manny Pacquiao para lang makasagupa ang inaasam-asam na laban. Pero ang manager ni Manny Pacquiao wala pang tiwala sa kakayanan niya. At ganun din si Freddie Roach, nag-aalinlangan na isabak ang bata nila sa gera. Kaya sinubukan muna nila ilaban si Manny Pacquiao kay Lucero para makita ang tibay ni Manny Pacquiao. At dun nga, tinapos agad ni Manny Pacquiao ang kalaban sa round 3 pa lang. Nang matamaan ng malakas na kaliwa, nahilo ang kalaban, kaya hininto na agad ang laban. Doon na, napapayag ni Manny Pacquiao ang kanyang manager na isabak na siya kay Barrera. Kaya agad-agad nakipagnegosasyon ang team ni Manny Pacquiao sa kampo ni Barrera. At nung kinasa na nga ang laban, si Manny Pacquiao tuwang-tuwa. Alam kasi niya sa sarili niya na kayang-kaya niya talunin lahat ng magagaling. Bagay na hindi pinapaniwalaan ng iba. Kaya sa training, grabe ang dedikasyon. Pinatibay ni Freddie Roach ang bodega ni Manny Pacquiao. At sa sparring session, umaabot ng 30 rounds. Ito daw ang susi para talunin ang Mexican Warrior na si Barrera. Sa venue nga mga tol, noong papasok pa lang si Manny Pacquiao, wala man lang nakakakilala dito at wala man lang nag-cheer sa kanya. Pero di nila alam, buong Pilipinas nakatutok na para panoorin ang pambansang kamao. Whenever we talk to him personally, back in the Philippines, he is a... Samantala naman si Antonio Barrera, puro pagbibigay pugay ang maririnig sa buong crowd. Hindi nila alam, pinanganak na ang pinakamagaling na boksingero na magdidemolis sa lahat ng mga kampiyon. Sa pagpasok nga ng round 1 mga tol, pinatikim agad ni Manny Pacquiao ang mabibigat niyang kamao sa Meksikano. Tinamaan ng left straight si Barrera na outbalance si Manny. Pero pagtayo, gulat na gulat si Manny, binilangan siya ng referee. Kaya noong itinuloy ang laban, medyo nag-init si Manny Pacquiao. Pagpasok ng round 2 mga tol, pumapasok na ang mga kombinasyon ni Manny Pacquiao. Trainer Freddie Roach says, we've got to... is success on the end of that heart. He's perhaps fast, actually trying to get his range, and Pacquiao gets for a Pacquiao's punch up to get into range the leg time. He's been tactically in control. Tactically in control with the jab, but Pacquiao is trying to take control. Is this going to be a good fight? Because neither guy's going to accept. Nakakalalaki na si Manny, kaya ang Meksikano gumaganti na, naiinis. Puro tama kasi ang inabot sa Pinoy. Nagbato na ang Meksikano ng malalakas. It'd probably be better to call him the poker-faced assassin. He never shows emotion in the ring. Big combination by Barrera as he catches Pacquiao coming in. Pero si Pacquiao hindi nagpasindak, lalong binugbog ang mukha ng babyface. Manny Pacquiao has come out with a determined rally. Get back up on the scorecards.
Pagkatapos nga ng round, makikita sa mukha ni Barrera na may pasana ito. Sa round 3, dito na nakatikim ng solid si Barrera. Pinatumba ni Manny Pacquiao nang matamaan ng kaliwa. Sobrang agresibo si Pacquiao, gusto nang tapusin si Barrera, pero matibay din mga tol dahil isa din itong kampyon. Kaya noong mga huling segundo, nag-relax muna si Manny. Pagkatapos ng round, sinabi sa corner ni Barrera, huwag sumabay kay Manny, i-unbox lang, pagod na daw ito at bumabagal na. Kaya pagpasok ng round 4, sinunod ni Barrera ang utos ng coach, in-unbox nga si Manny Pacquiao dahil mabagal na daw ito dahil nauubusan na. Pero si Manny tila hindi napagod, abay mabilis pa din. Ikaw ba naman mag-sparring ng 30 rounds araw-araw? Sa pag-upo nga ni Barrera, mag-concentrate lang daw ito at laruin lang si Manny Pacquiao. Kaya pagpasok ng round 5 mga tol, si Barrera sunod lang sa coach, hinihintay mapagod si Manny. Pero kabaliktaran, si Barrera na ang napapagod. At nagkukulay ubi na ang mukha sa lakas ng mga patama ni Manny Pacquiao. He's been a fighting professional for 50 years and for 15 years older than his years. Yes. Barrera knew exactly what Pacquiao wanted to do. He go backing Pacquiao off with a counter right. This fight there is perceived as Pagkatapos ng round, ang Meksikano hapong-hapo na nang bumalik sa corner. Pagpasok ng round 6 mga tol, patuloy sa pagdodomina si Manny Pacquiao. I'm thinking it's really hard to beat a good fighter that has a lot of spirit. Is in a real sense Herrera's own tear. Jesus Chavez got it wrong. Was not. I don't like a lot of those fighters which are the victim at the last few rounds and he's up at all. I think he's going to fight the same pace. Ang Meksikano nakaganti ng suntok, nakatama din ng solid, pero wala kay Manny Pacquiao, para lang siyang pinitik. Kaya ginantihan ni Manny, binigyan ng isang maikling suntok. Tumba na naman ang Meksikano, pero ang referee hindi binilangan. But Pacquiao's body punches set up, it's not enough.
Their feet must have been tangled up. I'll tell you what, that was a hard left hand. And there's another one like... Pagupungan ni Barrera. Ang coach niya. Pilit pa rin siyang pinapalakas ang loob. Ibato na daw niya. Ang best punches niya. Ang liver shot daw. Kaya pagpasok ng round 7 mga tol, patuloy sa pagpuputak ni si Manny Pacquiao sa mukha ni Barrera. Nang pumutok na ang kilay nito, nagreklamo sa referee na inuntog daw siya ni Manny. Pero di malaman kung headbutt nga o suntok ni Manny Pacquiao nang galing ang cut. Choose is not to fight, then it's the fight's over. And it's every indication is that he doesn't want to fight it. Si Barrera parang gusto nang sumuko sa laban nang makita niya ang mukha niya na duguan na. Sa pagpatuloy ng laban, ang Meksikano nagalit na, binato na ang mga power shot, pero si Manny Pacquiao kinakain lang ang mga suntok ni Barrera. Pacquiao still determined not to let him take control over the fight. Perfect word. The irresistible foot. Now the right jab is coming out. Left hand by Barrera. Left hand counter. Stun Pacquiao. Stop. Now Barrera butts Pacquiao. He went right at him with it. Referee Lawrence Cole properly warning. Sa round 8 mga tol, sunod-sunod na patama sa mukha ang natikman ni Barrera. Kaya ang dugo sa cut niya ay tumutulo na naman. Parang machine gun ang kamay ni Manny Pacquiao na dumadapo sa Meksikano na hindi mailag-ilagan. Much power in his weight class, but it's really a quality that is hard to give up. Himself is the greatest fighter ever, Luisito. Hard left hand by Barrera, backs Pacquiao up. Hard right hand by Barrera, uppercut landing. Sa round 9 mga tol, wala nang magawa si Barrera kundi tanggapin ang mga malalakas na suntok ni Manny Pacquiao, lalo na pag nako-corner siya sa lubid, hindi na tinatantanan ni Manny. Right now, he cannot time the rhythm and the movement of Pacquiao. The punches, and Pacquiao is smart. He's not really throwing hard punches now. He's throwing knocked out by Pacquiao. Yeah, but I don't think he has a choice. I mean, this is a taste for you. And I can safely coach to losing a decision. I can gamble and let it all go. Try to go all out for a knockout. Because he can't. Showing tremendous stamina. Kaya gagawin ni Barrera, susuntukin si Manny Pacquiao nung pinag-iwalay sila ng referee. Doesn't seem to want to slow down at all. And now Dickie Cole is going to warn Manny Pacquiao. Kaya ang Meksikano nabawasan ng isang puntos. Wala nang ang maipanalo sa round. Nabawasan pa. Minus 40 wouldn't hurt him. He can't win a decision. Beating. I've seen him with the confidence that he has shown in the past. Big left hand again by Pacquiao. Barrera having trouble seeing out of his left eye. Barrera talking to the referee and saying, what about him? Sa round 10 mga tol, tinamaan na naman ang kaliwa si Barrera. Napapakapit na kay Manny. Wala nang ginawa ang Meksikano kundi mag-backpedal na para hindi na gaanong madagdagan ang bugbog sa mukha. Or maybe wants to see if Manny has never fought past the 10th. I don't know, but off of this, I'm not sure that even if there is this little tiger again. Well, what you have is Manny Pacquiao annihilating a guy who would. Larry, that's a good question, but I asked Oscar that at the fighter screen yesterday because I was concerned because I had a good feeling that what is happening. But I agree with you, I don't know if the only possible strategy. Well, I tell you what, it's big. Assaulting Marco Antonio Barrera. Mugging him and about to leave him in the gutter. Sa pag-upo na naman, sinabi ni Freddy Roots na tirahin na ang puro mukha ng kalaban. Kalimutan na ang katawan dahil nakikita ni Freddy Roots na lumalambot ang pangan ng kalaban. Hook left hand together, okay?
Hook left hand, now here. Okay. Manny, it's too late for the body right now. Yeah. Let's go ahead. Alright? Kaya pagpasok ng round 11 mga tol, sinunod ni Manny Pacquiao ang sinabi ni coach. Puro mukha nga ang tinira. Ang Meksikano, napapayakap na lang at di na makaganti. Make that move. If you slow down, you'll lose the fight off. That's why those guys are strong. You have to wonder now, the rematch ever happened for Barrera? The question is, as great as Barrera is, should his corner... I don't know that his pride would... Coach saying, if you can land a right hook opportunity... ...will shake up the boxing world. One of... Hanggang sa tumumba na naman si Barrera at binilangan ng referee. Been one of the most entertaining, the most complete fighters in the world. One of the most knockdown fighters in the world, right? Second official knockdown. Sa pagbangon ni Barrera, wala nang binigyan ng pagkakataon si Manny Pacquiao. Inupakan na agad, kinorner na hanggang paulanan ng maraming suntok. Napapayuko ang Meksikano. Kaya ang corner ni Barrera, dali-dali nang umakyat sa ring para itigil na ang laban. Panalo si Manny Pacquiao via technical knockout sa round 11. Hanggang dito na lang mga tol at muli. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, pakihit mo na ang subscribe button at notification bell at piliin ang all. Salamat.